Korea na kami ni Anika mga madam and sasakay kami ng another train papuntang Lahati. Tapos from there, susunduin na kami ni Nico. Ito na yung train namin mga madam. Mga madam, malamig na gabi sa inyong lahat. Andito kami sa Karkainen. Madam, magsha-shopping tayo. Shopping tayo ng baking pan. May nahanap akong baking pan mga madam na hindi ko siya nakita dun sa Prisma na pinuntahan namin. Kaya tatry natin kung meron sila dito sa loob. Meron silang, tatry natin kung meron silang binibenta dito sa Karkainen. Yung baking pan na hinahanap ko. Kasi meron akong gustong i-bake na cake na ipapakita ko sa inyo. Dito natin siya hahanapin mga madam. Gamit pang baking. Ito yung mga baking pans nila. Pero wala akong nakikita na baking pan na aking kailangan. Wala-wala man, Madam Oy. Saan kaya yun nabibili? Wala talaga siya, Madam. Meron din sila dito mga baking pans, mga Madam. Pero wala talaga yung hinahanap ko. Kaya yun pwede mabili. Hindi man yun ganyan. Andito yata siya. Parang ito yata yun. Ay, hindi man. Iba man ito. Hindi ito madong. Parang ganito siya. Pero dapat wala itong ganito sa butas, sa ilalim. Hindi siya. Mga madam, nakakasad. Wala yung baking pan na hinahanap ko. Pero meron namang alternative. Pero gusto ko kasi yun talaga yung traditional na baking pan na yun ang gamitin ko. Wala siya. Pero tinatry ni Nico, madam, na hanapin. Madam, ganito taas ang aking boyfriend doon. Hanggang kilikili niya lang ako. Oh, madam. He's so tall and I'm so short. Tinatry niya tingnan baka meron daw doon sa kabilang shop. Pero hindi daw sure. Check niya lang. Pero at least, diba, meron tayong idea bago kami pumunta doon. Tapos si Anika, mga madam, she's somewhere here kasi Friday is also candy day. So allowed naman siya to have candies every week. Yan na si Anika, madam, o namimili na siya ng candy.
Dito mga madam, pwede ikaw lang kumuha ng candy na gusto mo. Pwede mo nga yan siya tikman mga madam. Kung gusto mo yung candy na yan or hindi. Tapos, pag nilagay mo yan dyan sa bag, lalagay mo siya dun sa timbangan. After. Ang gustong kunin yan, color pink. Makuha yung color pink. Yan. Miss lang candies dito mga madam sa Finland. Ito yung iba-ibang lakritsi nila mga madam mo. Itong itim nila na candy mga madam. Ito hindi ko ito gusto ko. Uy, masarap. Meron din silang dambol dito. Yung ano tawag nila madam. Yung sa atin madam, yung patuka ng manok. Ito sa kanila patuka din. Patuka din yung tawag nila. Patuka. Parang mika patuka tarkoy ta daddy. What is patuka means in Finnish? I don't know. Usually it's mean like a candy what is like a ball. Ah, okay, like long candy patuka. Patuka. Ito mga madam, madami nilang patuka, madam. Patuka, patuka, patuka. Iba't ibang klaseng patuka. Meron silang pepe dito na patuka din. Yan. Iba't ibang klaseng patuka, iba't ibang klaseng lakritsi or yung salmiakki din meron. Tingnan nyo tong lemon na to, iba yung itsura niya, girig-girig, rough yung edges niya. Parang suha, dahon siya ng suha. O, ano maamoy nito? Wala man siya amoy, madam. Tag ano siya, o, tag 39.90 sa 40 euros. Ayan, mga plants nila dito mga madam, sobrang gaganda. Meron silang hoya o, oh, tag 4 euros lang. Bili kaya ako nito. Ganda mga madam, o. Oh. Uy, ang weird man ang itsura nito, uy. Wala talaga sila nung baking pan na hinahanap ko. Yung traditional Finnish talaga siya na baking pan para sa Ronenbergen torto. So, hindi naman pwedeng walang paraan, di ba mga madam? So, ang nakita kong paraan is ito. Kasi, ano naman siya, parang straight lang din yung sides niya. And almost the same siya ng itsura pag na-bake. So, ang gagawin ko, instead na yung normal size ng Ronenberg tart ang gagawin ko, is magiging mini siya. Kasi ito, mini cupcakes mold siya. Pero yung sides niya kasi is straight. Ganun dapat kasi straight yung side. So, ito na lang yung white to ito or alternative na gagamitin ko para sa tart. Hindi pa ako sumusuko mga madam. Gusto ko talagang hanapin saan pwedeng bilihin yun. So, try natin dito sa Biltema. Baka meron sila ng baking pan na yun. Pero kung wala, di wala. Kasi magkakatabi lang yan sila, Madam Karkainen, tong Biltema, Bauhaus, lahat ng shops, Madam, dito sa Lahati area. Magkakatabi lang silang lahat. Kaya madali lang mag-shopping dito. Si Nico ayaw maniwala sa akin na meron mga pang-kusina na gamit dito. Sabi niya, no, wala. Wala doon. Pang ano lang daw dito. Pang construction, mga ganyan. Pero actually, meron siya. Mga pang kusina na gamit. Ganda nito, oh. Pero plastic man. Hindi kasi ako mahilig sa plastic, mga madam, masyado. Mas ano ako sa silicone. Mas gusto ko yung silicone, metal, or yung mga ano ba, aluminum.
Ganda ito, 4 euros lang, oh. Ah, ito pang lemon zest, oh, 4 euros lang. Ang ganda na tadtaran, madam. Siguro hindi ako magtatadtad dito. Ito, kasi oh, parang pang serving, ano din siya ba? Serving dish din siya. Maganda siya. Wala talaga, mga madam. Yun na talaga yung gagamitin ko. So, ang gagawin ko is mini Ronenbergen torto na lang ang gagawin. So, wala talaga siya. So, mini na lang talaga ang gagawin. Basta nakakain. So, pakita ko lang sa inyo paano siya gawin. Mas maganda sana pag yung original na ano ba, baking pan nun. Pero wala eh. Alam mo naman, pilitin natin. Pero bumili na lang ako doon ng charger din. Dito lang ako sa S Market, mga madam. And kailangan kong bumili ng pagkain namin kasi wala daw pagkain doon sa bahay. Oh, ano ko yung bibilihin na? Sobrang daming 30% dito ngayon, mga madam. Pati mga cheeses, mga madam, oh, naka 30% yan. Tapos alam nyo, tatapon na yan siya bukas. Pero gusto kong bumili nito kasi ilalagay ko sa tinapay. Then din may mga pinupulot ni Julie o sa ano kay Mr. Bean. Yan oh, sobrang dami. Lahat na may mga 30% orange tags, madam. Tatapon na niyan nila bukas. Pati yung mga itlog, mga madam, o may mga 30%. Di ba may mga ganyan na nakukuha din si Julie sa basurahan. Sobrang sayang yan, pati natapon lang nila. Yun pa o may mga ham, mga palaman, ganyan. Pero wala mo na akong pambili, mga madam, kasi wala mo na akong maraming pera, kasi wala mo na akong sahod, so hindi ko lang bibilhin. Ito lang ang bibilhin ko, kasi bumili ako ng rice, tapos yung chicken nuggets ni Annika, tsaka yung kulma sa volohi na ano, palaman ba, lalagay ko sa tinapay. Meron din silang Itala outlet dito, mga madam, oh. Mas malaki siya compared dun sa Rihimaki na store. Ito talaga yung favorite brand ko. Finish brand ito, mga madam. Maganda siyang lalagyan ng kandila. Dati siyang ano, madam, mo, 19 euros. 10 euros na lang siya ngayon. Tapos may mga mugs. Ayan o, 6 euros, 76 cents na lang. Tapos kapag bumili ka ng more than 100, meron ka pang additional discount. Ito yung maganda, madam, o pang ano, coffee. May mga ganito naman ako sa bahay, so hindi ko na kailangan bumili ng mga ganyan. Pero yung mga gusto ko talagang bilhin, mga madam, yung mga ganyan, yung mga pangluto-luto, madam ba? Kasi di ba lagi ako nagluluto? Di ba kasi talaga yung fish cars, mga madam? Kahit i-ano mo yan siya, masobrang tagal magamit, di talaga siya mag-fade off or masisira agad-agad ba? Kasi finished glass kasi siya. Ito, oh, maganda din to. Dati siyang 31 euros, ngayon is 12 euros, 76 cents na lang. Ito, lalagyan ng cake. Oh, maganda din ito. Mabigat siya, madam, na klase na glass. Rarating lang namin dito sa countryside, mga madam. And right away, nagluto ako ng rice. Kasi meron akong dalang bistek para kay Annika. Yan yung i-dinner niya. Tapos gagawa lang ako ng tinapay namin ni Nico. Ngayon, mga madam, ako, si Nico, and Annika lang, pati mga kabayo at pusa ang andito. Kasi yung kanyang kapatid is pumunta sa kanyang friend. Magpa-party daw siya doon. So, buong weekend andoon siya. So, kami lang ang tao dito. Minsan nga, madam, kami lang dalawa ni Nico or kami lang tatlo talaga ni Annika na iiwan. Tapos, yung mga ibang horses, lalo na kapag summer, wala dito yung mga horses kasi nilalagay nila yan doon sa field kung saan makakain yung mga horses ng grasses during summertime. Pero okay lang, mga madam, kahit na tahimik yung kami lang. Kasi mas gusto ko yun, mga madam, na wala masyadong magulo. Kasi ano, nasanay na kasi ako dito, mga madam, sa Finland na ayoko yung sobrang maingay, mga madam ba. Siguro pag nakauwi ako ng Philippines, maninibago ako sa ingay ng traffic, mga ganyan. Kasi dito may traffic naman pero napaka quiet kasi hindi sila nagpipipipip. Ayun, horns, hindi sila gumagamit ng horns dito, mga madam, sa ano, sa sasakyan, kaya wala
tahimik yung, kaya tahimik yung ano, yung kalsada. Kasi walang nag-horns palagi. Kasi pag nag-horns ka dito mga madam, it's considered rude. Sabi ni Nico, kahapon, nung pauwi daw siya ng bahay, may nakita daw siyang rabbit sa field. Kasi naglalagay yan siya ng pagkain sa field mga madam para sa rabbits. Parang food din siya at the same time trap. Tapos, ayun, nahuli niya kahapon, nabaril niya kahapon. Tapos, sabi ko sa kanya, yun na lang yung magiging pagkain namin ngayong weekend. So, andun sa labas ngayon kasi malamig. Kailangan yun kasi na malamig. Parang nasa ref ba? Parang ref man yung labas namin mga madam. So, andun sa labas ngayon to. So, ang gagawin niya is, tatanggalin niya yung balat ngayon, lilinisan niya. Tapos, bukas ng umaga, yun yung lulutuin ko. Papakita ko na naman ulit sa inyo paano magluto ang rabbit mga madam. Kahit nakita niyo na dati, papakita ko pa rin sa inyo ulit. Si Anika mga madam, kumain na yan siya. Yung kinain niya is rice tsaka tawag nito, rice and yung dinala ko na bistek. Tapos, naglinis kasi si Nico ng rabbit. Kaya, hindi na muna kami kumain dalawa. Pero yung dinner namin is ito lang, tinapay. Palamanan ko nitong binili ko kanina na palaman. Ito siya madam mo, yung cream cheese siya na meron siyang cold smoked salmon. Ito yung binili ko kanina na 30% dun sa S Market. Yan. Tapos, ito na yung magiging dinner namin ni Nico. Tapos, inom ng gatas. Tapos, meron ako nakita dito na ham sa ref nila. Nalagay ko lang yan siya dyan. Tapos, yun na yung dinner namin. Bukas ng umaga mga madam, magluluto ako ng food namin kasi walang food dito. Hindi ako pupunta dito madam, si Nico kakain lang yan siya sa restaurant or magbubuffet yan siya. Pero pag andito ako, nagluluto kasi talaga ako. Kasi mas gusto din kasi niya na home cooked food. Salamat mga madam sa pagsama sa akin today at sa panonood ng videong ito. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan palagi. Magdasal po kayo palagi mga madam. God bless po sa lahat. Hey, hey.